what's up sa inyong lahat. At ito yung pinakihintay natin na bahay dito sa Batangas. Maraming tatanong na ito sa akin sa YouTube. So, this is it. Ito yung ating Eco Verde Sahaya. Ito sa isa pinakasikat ngayon na actually, yung dating ko kinover dito is sold out na. This is the new one. Kung makikita natin dito, this is in pre-selling pa. Nagagawa pa dito. This is the best time na kumuha kayo at maging best ng bahay. And, ayun nga, samahan nyo ako, napasukin to. And welcome dito sa House and Lot Finder PH. Okay, welcome dito sa Eco Verde Sahaya. And this first house na ating feature dito is ang ating inner unit. Kasi explain ko lang sa inyo guys, sa inner unit, pagkataon na sinatawag natin is inner unit yung nasa pagitan ng isang cluster. So isang end unit, inner. So dito muna tayo sa inner unit, which is meron to yung smaller floor, smaller lot area, pero pareho sila ng 3 bedrooms at 2 toilet and bath. So samahan nyo ako dito guys. Special mention natin dito guys is yung ating garage. Usually guys, hindi siya kasama sa mga yung fence natin, hindi siya kasama sa mga developer na na-feature natin from the past. Pero this one, kasama na siya. At meron siyang malaking, kasama dito, SUV. Ano? So, meron siyang panibagong design kumpara sa ating Eco Verde San Pascual dati. Mas malalaki yung window sa harapan, mas malaki yung window sa taas, at naiba din yung floor plan natin. Parang meron siyang mini corridor accessing all the rooms. Okay, so tara. Mabilis lang to guys. Ayan, naglilinis pa si Kuya. Okay. Pagpasok natin ng bahay, ito yung ang mag-greet sa atin is yung napakaliwalas, napaka square space. You can just modify the spaces. Actually, yung Eco Verde, dati pa, alam nyo na yan na po-provide niya ng maganda yung space or nalalagay niya sa mga allocation na the best. Okay. So this is our proposed dining area for our family to catch up palagi. Ano, after a busy day, this is the one. Kasi ito naman talaga. At itong kanilang dining is hindi katapat ng first time po nakita na ganitong space lang, pero hindi katapat ng CR yung dining. So dito, meron tayo ditong what you see is what you get. Okay? So marami na ditong may kasama na yung ating cabinet, countertop, pwede dito yung ating ref, and dito yung ito kasama na to, guys. Usually hindi ka siya kasama kapag ka turnover sa ating unit, nagsisilbi siya na ano lang, parang design. Okay, dito naman tayo sa ating proposed, talaga naman, dito naman talaga tayo sa ating pwede itong service area, dirty kitchen, kung pwede rin itong gawin na laundry area. So, meron itong sunlight at meron itong access ng air papunta sa labas kung magluluto tayo dito. Okay, so this is the one. So, gano'n siya kalaki? Ako 5'8 ako guys ha. So 5'9 pala. So nasa ano to? Nasa 6 lapad niya. Ito 5'8 lang sakto. Ayan. So malaki siya. Okay. So dito naman tayo sa una nating toilet and bath. Okay, sa price range niya guys, yung sa price range na 2.5 million pag-ibig, payable within 30 years, usually, isang toilet lang yun, tsaka dalawang bedroom. Ito, 3 bedrooms, 2 toilet and bath na. Kasama na lahat, nakikita natin ng fixtures dito, lahat tayo, meron tayo dito shower, at hindi lang yung bastang substandard na shower. So ito is napaganda. Ayan, okay. So yan, kasama na, at ang tiles natin, hindi lang hanggang kalahati, hanggang dun sa taas. Okay. Alright. And tingnan nyo ito guys ha. Yung ating toilet bowl, bago no? Meron siyang mini sink. May sink ka dito, meron pang sink dito, bathroom fixtures, kasama na lahat. Good deal, 15,000 a month for 30 years. Alright, tara dito guys, tara! So yun nga, ang bahay nito is kilala, ang Eco Verde is kilala sa paggamit ng space wisely. Walang masasayang na space. Kita niyo yung ilalim ng hagdanan. Kaya na pwede niyo nilagyan kaagad natin ng parang table, pwedeng TV. Yan. O ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Yung ating floor plan, hindi ko alam pa paano nila ginawa yun, ng Eco Verde. Kasi kapag townhouse, usually walang bintana yung isang kwarto. Ito, lahat ng bintana, iba yung floor plan niya. Kaya lahat ng ating kwarto, papakita ko sa inyo mamaya, may bintana. Okay. Ito naman yung ating toilet and bath, second toilet and bath. So, yan, kita-kita natin guys ha, kasama yan lahat. Ayan. Sulit na sulit, syempre. Ganon din siya, ganon din siya kalaki, katulad sa baba, ang tiles na hanggang taas. And,
talaga naman ganun lang yung space na kailangan natin sa bahay, no? Kailangan natin na nandyan yung sink natin, hindi naman ganun kasikipan. So, to be honest, hindi siya malaki. Pero, you can do, ano ba mga ginagawa natin sa CR? Siyempre, maligo, diba? Mga ganun-ganun lang. So, ito eh, mention ko lang dito guys, ha? Yung mga bintana niya. Considering na ito yung inner unit, nasa gitna, yung sinabi ko kanina, ito, nakapaglagay pa sila ng bintana dito. So, itong, townhouse na to, ganito lang yung floor space niya, pero meron siyang mini family area dito. Ayan. At meron tayo ditong mini corridor accessing all the rooms. Kaya pala guys, kung nagustuhan nyo at gusto nyo pa makakita ng mga ganito klaseng video, please do subscribe on our YouTube channel para ma-updated kayo sa mga susunod pa namin, sa mga susunod pa naming videos. Sa House and Lot Finder PH. Okay, first bedroom. Dito tayo sa first bedroom. To be honest, hindi siya ganun kalaki. Sabi ko nga sa inyo, iso ako ay 5'9". So may labis pa dito. Kung yung ano, pero may lakaran ka, meron kang table dito at meron ka pang propose na lagay ng cabinet. Ito na talaga yung gagawin niyo, guys, kasi wala nang best. Kasi kung doon natin ilalagay yung cabinet, mawawala ka ng daylight or hangin. Kung dito naman, sisikip naman yung inyong table. So nasa inyo 'yan. Pwede yung dito yung inyong study area, pwedeng doon. So this is a propose ito. Sakto-sakto to dito. Single bed para may lakadan ka. First bedroom. Second bedroom. Dito ang second bedroom. This is a kakaiba yung kanyang hindi sa sliding. Kasama siya sa aesthetics ang tinatawag. So pag yung design ng bahay nito iba-iba eh. Merong sliding sa baba, sliding niya sa baba. Ito hindi. Paano siya? Parang yung sa ano sa mga yung mga lumang bahay dati, yung mga pinangaharana, di ba? Nga ginaganong ganun mo yan eh. Pero yun nga, iba yung pagkakadesign niya. Napaka-sleek ng pagkakadesign ng floor plan. Wala talaga na sayang na space. Okay. Dito tayo sa third bedroom, which is the master's bedroom. Mabilisan lang tayo kasi gabi na eh. Mahapa. Okay, dito tayo ngayon sa ating master's bedroom. Ito kasi dito ang double bed. Yan. So pwede natin gawing bunk bed or double o kaya loft bed. Yan ang mga uso ngayon, di ba? Sa mga work from home, para makatipid sa space. This is a master's bedroom. So pinturado na siya. High ceiling. Okay. At ang ating sliding window, which is merong accent ng design na maganda tingnan sa labas. Alright? So maganda siya. Okay, so yun lang yung bahay na to. This is the inner unit, which is 2.5 million. Kung pag-ibig, 30 years, 15,000 a month. For pag-ibig, 30 years. The reservation is 15,000. Ganito yan eh. First step, nagustuhan yung bahay, 15,000 reservation. After 30 days, magsisimula yung down payment natin, which is today, as we speak, ang down payment natin is 140,000 payable within 6 months. Okay? Kung gagawin mo siyang within 3 months, 120,000 lang. So, i-divide nyo lang siya. 140, kung 140 yung down payment, divided by 6 months. Okay? So, after 6 months, gagawin na yung bahay natin. Within a year, makakalipat na kayo doon. Okay? So, maraming salamat sa inyo. My name is Justin Arieta, again of House and Lot Finder PH. See you in our next videos. I think about you every day and night. Why I can't get you out my mind. I wish that I could just rewind the time. 'Cause every time I look around, you're never there, you're never there.